Lupasugig Choir. Napakagandang umaga po sa ating mga tagapakinig na talagang nag-aabang bawat umaga sa ating mga pananalita na galing mismo sa ating mga tinatawag na wisdom from God, from Allah. Divine government po tayo. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangan araw-araw ay mananalita si Queen para sa ikakabubuti ng ating sambayan ng Maharlika. Meron po tayong mga importanteng news, lalo na natapos na ang eleksyon, lalo na natapos na yung ginawa nilang desisyon na during election nawala yung protocol nila, nawala yung face mask nila, nawala yung social distancing nila, nawala yung tinatawag nating face mask na pang bibigay nila ng pasakit, at kumbaga yun ang paraan nila na masabi na meron talagang COVID. Ginawa nila, obvious na obvious naman talaga iyan. Kaya ang nangyayari dito, sila ang gumagawa ng pananakot. Ang medical tyranny na ginawa nila sa buong mundo ay isang patunay ng panggigipit, paniniil at pagbigay ng severe, talagang mental stress, no, talagang nagbigay pasakit sa mga tao sa atin sa buong mundo. Kaya nga, ito ulit si Queen Helen, nagbibigay sa inyo ng payo na huwag magpanik. Ngayon gagawa na naman sila ng mga variant nila dahil meron na naman silang paraan para itago ang katotohanan. Kaya nga kahapon napilitan tayong ilabas ang kanilang mga ginagawang konspirasiya dahil sa pera ng mga lolo natin. Kaya nga, ngayon naman, tumawag sa atin kahapon ang mahal na Sultan Kelly at mismo kinausap ang mahal na hari na si Mariam Sangki Mangudadato ay umangkin na mismo ng kalupaan ng ligwasan at nilalaban niya na peke ang sultan si Cayo Lawan. Mariam Sangki Mangudadato, tama na pagbayad mo sa mga militar. Obvious na obvious, binayaran niyo rin ang mga ginagamit ninyo sa paglasiege at iyon ay 5 million. No, 3 million lang na ibigay niyo, ilalantad ko lahat iyan. Mariam Sangki Mangudadato, tama na po. Tama na. Hindi inyo ang ligwasan. Hindi ninyo dapat angkinin at gamitin ang militar. Militar, mag-resign ka kung ikaw ay susunod kay Mariam Sangki Mangudadato. Tandaan ninyo, ang militar na nagpababayad ay isang kasalanan. Ma-court martial ka. Dahil dito ang pinaglalaban natin, katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. Huwag kayong manakot. Saan ang papel ninyo? Ilabas ninyo. At ikaw mismo ay lilitisin natin sa korte ng soberenya. Kung may papel kayo, ilabas ninyo. Total nandito ako para bigyan kayo ng pagkakataon. Pero kung wala kayong papel at ilabas ninyo dahil nagbabayad kayo, saan ang galing ang pera ninyo? Tandaan ninyo, lahat yan may source of funds, may source of origin. Kaya nga, tingnan ninyo ang pananakot ninyo. Tingnan ninyo ang pagpatay ninyo. Mangudadato against Mangudadato. Kayo na lang magpatayan ba? Huwag niya ninyong idamay ang taong totoo. Kasi kung kayo ay handang pumatay at magpapapatay, ay handa rin kayong mamatay sa ngalan ng Diyos Ama. Yan ang tandaan ninyo. Ang paglilitis sa ngalan ng soberenya, hindi kailangan ng baril at bala. Patutulugin lang kayo. Tandaan nyo iyan. Sinabi ko na sa inyo noon na darating ang araw, kayo mismo ang magpatayan. At dumating na nga. Diba? So lahat ito kailangan ninyong bigyan ng saysay. Kasi lahat ito kailangan kong ipagbigay alam sa buong mundo na kayo mismo ay kailangan ng litisin at kailangan ng bigyan ng tinatawag natin na pagkakataon para magbago at
magsisi sa inyong mga kasalanan. Kaya nga sinasabi ko palagi sa inyo, hindi natutulog ang Allah, hindi natutulog ang Diyos Ama. Kaya nga kami, talagang nakikita ninyo, kada umaga, nagigising para bigyan kayo ng magandang pag-asa, hindi yung katulad nila na puro bala at baril at kayo ay bigyan ng pasakit, bigyan ng masasamang ehemplo para sila ang manalo. Tama na po, pati mga anak ninyo nagiging politika na hindi naman dapat. Pero kumo kayo ay umaangkin ng hindi sa inyo, kaya gusto ninyo kayo ang mananalo. Dito nakikita natin na talagang ginawa ninyong eskwelahan ang tinatawag nating politika. Kaya nga marami sa inyo nagkakaroon ng problema dahil sa pag-angkin sa pera ng hindi sa inyo. Marami na pong namamatay at marami pang ipapatay nang dahil sa kagagawan ng pag-angkin sa ating kalupaan. Kaya nga po dito natin makita kung bakit kailangan natin bigyan ng babala ang ating mga kapatiran na nandiyan sa ligwasan. Mechanized, salamat sa pagprotekta sa totoong sultan. Pakibantayan ninyo, kasi yung militar na binabayaran noon pa, alam din namin kung sino sila. Kaya nga dito, bayad sa bayad, mismo ang Camp Aguinaldo, mismo ang Camp Bonifacio nagbigay sa akin ng babala na yung mga binabayarang militar ay kailangan bantayan. Kaya nga dito natin makikita ngayon kung paano sila gumagalaw. Kaya nga marami tayong dapat bigyan ng pansin. Tayong mga nasa sultanato, sultanato ng Maguindanao, sampu ng ating Radyo Sulaiman Peacekeeping Group, hayaan ninyo, talagang darating na yung panahon na magkakaroon na tayo ng sarili nating bakal, depensa, alang-alang sa pagbantay ng kayamanan na iniwan sa atin. Sultan Kelly, mag-ingat po kayo. Mag-ingat ang mga anak dahil ito sila ay wala ng puso at walang kaluluwa at handang pumatay. Kasi inuutusan din lang laman yan sila. Hindi man sila iyan, meron pang boss nila. Si Pax Mangudadato, may boss iyan. At iyan ay ang Malaysia. At iyan ang tinatawag nating Barm Revolutionary Claimants na yun ang mga Sultan-Sultan Sulu. Kaya nga dito nakikita natin na lahat sila ay mayroong ginagawang bilagro sa bawat araw. Kaya dito, sabi ko nga sa inyo, lahat ito may pagkakataon na bigyan natin sila ng bagong mundo. Ang mundo kung saan sila ay nakalagay sa isang tabi at binabantayan ng mga lolobuhayan natin para magsisi na sila. Kaya nga, kayong mga nagsasabi na hindi kami totoo, intayin ninyo konti. At kayo nagsasabi na hindi totoo si Sultan Kelly, mag-antay kayo. Dahil ang grasya ay mapupunta sa amin, ang disgrasya mapupunta sa inyo. Dahil ang katotohanan ay katotohanan at hindi iyan mababago kailanman. Ilalabas at ilalabas namin dahil yan ang kailangan sa mundong ibabaw para magkaroon na ng hustisya ang sambayan ng Maharlika. Kaya nga marami tayong dapat gawin, marami tayong dapat sisisihin sa panahon ngayon. Kaya nga kailangan natin bigyan ng bagong pag-asa, ng bagong tinatawag natin na kailanganin natin. So kailangan sama-sama nating gagalawin ang kayamanan ng Diyos Ama, ang kayamanan na iniwan sa atin. Hindi nila makukuha yan, hindi makukuha ni Mariam Sangki Mangudadato ang ligwasan Mars. Hinding-hindi niya mapasakamay ang kayamanan at kung sino man ang kanyang kasama at nag-uutos sa kanya, yun ang unahin natin dahil hindi niya alam ang kanyang ginagalawan ay nakalagay na rin sa sistema ng ating mga lolo. Ya Allah, Muhammad Rasulullah, we want justice. We want these people to stop. We want them to be in the other side wherein kailangan na rin natin igawat ang hustisya ng sambayan ng Maharlika. Marami kayong takot. Bakit kayo matakot? Itawag diyan, takutan lang. Sila may bala, may baril. Tayo ang bala natin, ang armas natin,
ay ang Diyos Ama siyang nagbibigay sa atin ng utos. Doon tayo sa Kanya. Kaya nga, si Queen kailangan niyang magtrabaho araw-gabi para makuha natin ang rejiki. Kaya kayong mga lolo dyan sa looban ng ligwasan, please, tulong-tulong natin galawin ang ating kayamanan sa ngalan ng sovereign niya. Meron tayong paraan at meron tayong gagawin at meron tayong tinatawag na gagawing pag-alaga sa ating lahat. No? So lahat tayo, meron tayong kailangan gampanan sa panahon natin. Maraming salamat po dahil talagang ako po ay talagang merong mga ginagawang misyon sa kabukiran, sa kapatagan. At dito natin makita na lahat ito ay binibigyan halaga sa ngalan ng Diyos Ama, ng Allah. Mag-ingat po lahat dahil meron na naman silang programa, pero tayo ay handang lumaban sa ngalan ng ating karapatan pang tao. Karapatan na talagang tayo ay mangibabaw na sa panig ng ating mga kasamang naglalaban para sa katotohanan at hustisya ng sambayanang Maharlika. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at sana gabayan po kayo palagi ng Diyos Ama, ng Allah, para at least mabigyan na tayo ng ating kailanganin sa bawat oras, sa bawat araw. Iyon ang sangga kasangga. Kaya nga yung papo natin, idiretso natin peace and prosperity against poverty and oppression. Lahat kayo magkaisa. Lahat ng mga liderato himukin natin kasi sila nasa panig ng kadiliman. Tayo sa panig ng kaliwanagan. May awa ang Allah, lahat ito ilalabas din sa tamang panahon. Ang takda ay itinakda at nakatakda mamumuno. Maraming salamat po. Masalamat.